Habang nasa Laos para sa 9th Asia Europe Meeting Summit, susubukan ni Pangulong Ninoy Aquino na umapila sa pinuno ng Vietnam para mapababang sentensya ng Pinoy na nahatulan ng bitay roon. Tutol naman ang Pangulo sa panukalang pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Brutal ang pagkamatay ng 20 anyos na si Cyrish Magalang, ang estudyanteng nagtapos sa UST na tinadtad ng 49 na saksak sa katawan. Kasunod nito, naghain si Agham Party List Representative Angelo Palmones ng House Bill 4084 para ibalik ang death penalty para sa mga heinous crimes tulad ng murder. Pero kung si Pangulong Noynoy Aquino ang tatanungin, walang pag-asa sa ngayon ang panukala. Hindi natin na-perfect yung nag-umpisa pala tayo kung tutusin ng substantial division reform. Mahirap nang bawiin kung magkamali. Katunayan, kahit sa kaso ng Pilipinong OFW na napatawan ng death penalty sa Vietnam, sinabi ng Pangulong susubukan niyang makiusap sa pinuno ng Vietnam sa ginaganap na ASEM meeting dito sa Laos para mapababa ang sentensya ng OFW. Masusi na raw na tinututukan ng gobyerno ang kaso nito. Dinepensahan din ng Pangulo ang mga batikos kung bakit hindi siya gaanong nagbibigay ng parol sa mga preso. So hindi pa nagbagong buhay. May kalayaan ba tayo? Basta na lang pagpasok mo dito, automatic na tumatakbo yung metro na yung blind hatiin, yung hati i-discount. Bukod sa Pangulo, nauna na rin tinutulan ni Senator Joker Arroyo ang pagbuhay sa death penalty. Hindi naman daw kasi nito nabawasan ang insidente ng heinous crimes kahit noon. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.